Tapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Halos lahat ng mga bansa sa buong mundo ay hinaharap ang malaking hamon na ibalik ang kanilang normal at nakasanayang pamumuhay. Ang United Nations ay tinatag noong October 24, 1945. Ang pangunahing tungkulin nito ay itaguyod ang pangmundong kooperasyon ng bawat bansa at ibalik ang kaayusang pandaigdig. Bago mangyari ang mga ito, una nang naitatag noong 1944 ang World Bank at International Monetary Fund. Mayroong dalawang uri ng international financial institution, ang intergovernmental at private. Ang World Bank ay kabilang sa intergovernmental institution. Nilalayo nitong wakasan ang matinding kahirapan at itaguyod ang pagbabahagi ng kaunlaran sa mga bansa. Mayroong limang samahan na kabilang sa World Bank: International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, International Financial Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agency, at International Center for Settlement and Investment Disputes. Ang mga organisasyong ito ay nagpapadali sa pagbigay ng mga pautang at tulong pinansyal sa mga mahirap na bansa. Ang IMF or International Monetary Fund ay isa ring intergovernmental institution na nagtatrabaho upang mapasigla ang pandaigdigang kooperasyon ng pera, masisiguro ang katatagan sa pananalapi, mapadali ang internasyonal na kalakalan at higit pa. Tulad ng World Bank, nagbibigay din ito ng tulong pinansyal at mga pautang sa mga mahirap na bansa. Kung nakikinig ka sa usaping ito, anong unang bansa ang umutang sa World Bank? Noong 1960s, ang mga panrehiyong bangko sa pag-unlad ay itinatag. Ang Asian Development Bank, ADB, noong 1960, at ang African Development Bank, AFDB, noong 1964. Ang dalawang ito ay mga intergovernmental financial institution na nilikha upang mapasigla ang pag-unlad ng lipunan at paglago ng ekonomiya upang matugunan at mabawasan ang kahirapan. Bilang mga institusyong pampinansyal, ang ADB at AFDB ay nakaangkla sa layunin na pagyamanin ang mga kasaping bansa. Mayroon din namang mga pribadong international financial institution tulad ng Citigroup at Merrill Lynch. Ayon sa citigroup.com, Citigroup is an American multinational investment banking and financial corporation. It is the fourth largest bank in the US. Sa kabilang banda, ang Merrill Lynch ay ang dibisyon ng pamahala ng kayamanan ng Bangko ng Amerika. Ang dalawang institusyon ay nagbibigay ng pamumuhunan sa buong mundo. Ang pamumuhunan ay maaring ibigay sa pamamaraan ng FDI, Foreign Direct Investments, Stocks, o mga pautang sa pananalapi. Ang parehong intergovernmental at pribadong pampinansyal, private, na mga institusyon ay tumutulong na mapabilis ang pagpapaganda at pagpapaandar ng pandaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapautang ng pera. Sambit pa ni Stiglitz, the World Bank helps in project lending, establishes structural reforms, provides support and technical assistance, and helps design modern and durable social safety nets for benefits of both developed and developing nations. Nagbibigay din ito ng pang-internasyonal na kapital tulad ng FDI at pang-matagalang pamumuhunan. Ang International Monetary Fund ay tumutulong sa pagtuguyod upang matugunan at mabawasan ang kahirapan tulad ng African Regional Technical Centers. Bukod dito, ang Asian Development Bank ay nagpapahiram ng pera para sa pagbuo ng mga imprastruktura na para sa paglago ng negosyo. Malinaw, ang mga pandaigdigang institusyong ito ay aktibong ahente sa pagpapaunlad ng kaunlarang panlipunan at pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang uri ng tulong upang mapabuti ang bawat bansa sa pandaigdigang ekonomiya. Global Market Integration. Ang pagsasama-sama ng pandaigdigang merkado ay hindi nangyari sa isang iglap lamang. Ito ay ang resulta ng pagtatag at maprosesong pandaigdigang ekonomiya na nakasangkot sa pakipagpalitan ng produkto sa ngalan ng komersyo.
Bago ang mga kalakalan sa globalisasyon noong 20th century na isagawa ang internasyonal na kalakalan at ang pagpapalitan ng mga kalakal at serbisyo. Nakita ito ng isang scholar na si Harvey. Harvey sees the cities and countries were able to extend their reach beyond borders and patterns of trade and technology because of developments in shipping and navigation. Ito ay mapapansin sa pagkabuo ng maritime transport sa buong kasaysayan. Sa Pilipinas, mapag-aaralan natin ito sa paksang Philippine History na kung saan mayroong regular na kalakalan sa bansa. Ito ay isang uri ng kalakalan na nagmula sa Mexico papunta pabalik sa Pilipinas at tinatawag itong galleon trade. Ang pagsasama-sama ng pandaigdigang merkado ay nagsimula ng lumitaw ng malaking mga korporasyon patapos ang ikalawang digmaan. Ayon sa American History, International Telephone and Telegraph, both Avis Rent-A-Car, Continental Banking, Sheraton Hotels, and Hartford Fire Insurance. Nang maglaon, sumunod ang bansang Japan at Europa, ang mga pandaigdigang korporasyon ng mga sasakyan sa Japan tulad ng Toyota, Nissan, at Isuzu ay naitatag sa labas ng kanilang bansa, lalo na sa Amerika. Ayon kay Dower, these companies prospered as the primary and global makers of trucks for the Japanese military. Para sa ikalawang katanungan, maaari mong sagutin sa comment section ang katanungan ito. What is the world's best-selling car in 2019? Ang Renault Automobiles, na isang French multinational automobile manufacturer, ay ginamit din upang makatulong sa operasyong militar pagkatapos ng gera. Ang pag-angat ng mga korporasyong pandaigdigan ng Amerika, Japan, at Europa ang naging daan para sa karagdagang pag-unlad ng kalakal sa internasyonal. Ayon kay Iwan, binigyan niya ng depinasyon ng international, multinational, transnational, at global companies upang maiwasan ang kalituhan sa mga nasabing kumpanya. International companies. These are importers and exporters with no investments outside their countries. Multinational companies. These companies have investments in other countries but don't have a coordinated product offering in each country. They are more focused on adapting their products and services to each individual local market. Global companies. They have investments and are present in many countries. They typically market their products and services to each individual local market. Transnational companies. These companies are more complex organizations that have investments in foreign operations, have a central corporate facility but give decision-making, research and development, and marketing powers to each individual foreign market. Ang korporasyong Amerikano na tumatakbo sa buong mundo ay may malaking kalamangan pagkatapos ng ikalawang mundong pandigma sa kadahilan ng wala pang kompetisyon sa merkado sa mga panahong ito. May kalayaan silang gumawa, ayusin at ipamahagi ang mga produkto sapagkat ang Amerika ay hindi nasalanta ng gera. Kinilala noong 1974 na ang pangunahing mga pandaigdigang aktor sa ekonomiya ay MNC or Multinational Companies. Binigyan din naman ito ng interpretasyon ni Carroll. Ayon sa kanya, termed the emergence of international, multinational, global, and transnational companies in the United States, the European Union, and Japan as the triad, the major economies of the world. Ayon din naman kay Jerfy, binigyan niya ng tatlong periodiko ang paglitaw ng mga korporasyong ito matapos ang mundong pandigma. He identifies three structural periods in the existence of global corporations after the war. They are the investment-based period, trade-based period, and digital globalization. Ang pag-unlad ng mga pandaigdigang korporasyon ay maaaring masuri mula sa antas na makukuha sa FDI, ang United Nations Conference of Trade and Development. O kilala sa tawag na UNCTAD, ay binigyang halaga ang FDI na may malaking epekto sa pag-unlad ng isang bansa. FDIs is the funding made to acquire lasting interest in enterprises operating outside the economy of the investor in which their purpose is to gain effective voice in management of the enterprise. Ayon din naman kay Headley,
In 1960, the UN cited FDIs as the major drivers of global corporate development, and in 1990, FDIs tripled. Sinuportahan din naman ito ni Gilpin noong year 2000. With this, around 20,000 new corporate alliances were formed in a span of 2 years. Sa makabagong panahon, apektado ng digital globalization ang pagpapatakbo ng mapandaigdigang korporasyon mula nang ang teknolohiya ay naisama sa parehong produksyon ng pagkonsumo. Ang mga matatagumpay na kumpanya ay ginamit ang teknolohiya at sumunod sa agos ng mundo, kaya sila naging matagumpay sa pagpapalaki ng kanilang kita. Ayon kay Neo Bauer, producer-driven, value streams have integrated their corporate structures to reduce the effects of time and distance in the production and consumption of goods. While buyer-driven, value streams have changed the behavior of corporations in retailing their goods and services via the internet. Napag-oobserba ni Kamet, nakita niya na ang teknolohiya ay may malaking epekto sa pagpapalugo ng isang korporasyon. Designing, ordering, factory processing, inventory, delivery, branding, and advertising have been driven by digital operations since the 1990s. Ang pag-akyat ng isang pandaigdigang korporasyon na isang salamin ng global market integration, ang mga TNC at MNC ay hindi na limitado sa kanilang sariling bansa. Nagagawa nilang mapalawak ang kanilang korporasyon at maabot ang ibang kontinente ng mundo. Kinikilala ni Neubauer ang mga korporasyon na ito na may pare-parehong katangian. An agent of desired economic development, economic prominence, and a powerful entity that can create a crisis. Ang mga korporasyong ito ay maaaring maabot ang kanilang target ng pagpapaunlad ng ekonomiya. Ang isang halimbawa na dito ay ang kilalang korporasyon na Nestle. Ang ilang transnational at multinational corporations ay nakarating lamang sa kanilang pandaigdigang target at nakabuo ng crisis sa mga bansa. Halimbawa na dito ay ang Asian Financial Crisis ng 1997. Ang mga pandaigdigang korporasyon na ito ay nagdala ng kaguluhan sa ekonomiya ng rehiyon ng Asia sa pamamagitan ng pagkontrol ng FDI na nagresulta sa pagtaas ng mga halaga ng real estate at marami pang ibang pangyari na nagpalubog sa ekonomiya ng mga bansa. Sa kabuuan, ang mga international na institusyong pampinansyal ay may mahalagang papel sa ating lipunan.